FM radio transmitter. Ngayon ay gagawa tayo ng isang simpleng FM transmitter. Pero bago yun, bahagyan muna natin pag-usapan ang workflow ng isang FM transmitter. So meron tayo ditong isang block diagram. Makikita natin yung stages kung saan dumaan yung signal hanggang sa ito ay palabas na sa ating antena. Unahin muna natin ang input. Dito pumapasok yung audio frequency or information na gusto nating i-transmit. Ito ay maaaring music, balita, or chismis. Pagkatapos ay didiretso ito sa next stage na tinatawag na preamp. Dito sa stage na ito ay pinapalakas ang weak input signal. Pagkatapos palakasin ang weak input signal, ito ay didiretso sa next stage na tinatawag na modulator. So stop muna tayo sa modulator at magtungo muna tayo sa oscillator. Ang oscillator ay nag-generate ng sinusoidal signal at very precise frequency. Ang output nito ay magiging carrier wave. So pag sinabi nating sinusoidal, ito ay sine wave. At pag sinabi naman natin na carrier, from the word carrier, ito yung tagadala or tagabitbit. So tagabitbit ng ano? Yun ay walang iba kundi ang information. Since ito yung carrier, kung ano man ang designated frequency ng carrier, ito rin yung frequency na nasasagap natin sa ating radio receiver. So pagkatapos, yung carrier signal na napuproduce ng oscillator ay dediretso sa modulator. Ngayon ay dito na nagtatagpo yung audio frequency at carrier signal. Ngayon pagdating naman sa modulator, dito na nangyayari yung process na modulation. Dito na naghahalo or nagsasama yung audio frequency, which is yung information na gusto mong i-transmit, at yung carrier signal na napuproduce ng oscillator. So pagdating sa modulator, maaring magbago yung frequency phase at yung amplitude. Sa isang modulator, kapag ang nagbabago ay yung frequency phase, ito ay tinatawag na FM or frequency modulation. Kapag nagbabago naman ang amplitude, ito ay tinatawag na AM or amplitude modulation. So from low frequency na audible sa human ear, which is 20 Hz to 22 kHz, ang magiging output ng modulator ay mataas na frequency. Depende sa frequency na napuproduce ng oscillator, which is yung carrier wave. Then yung output ng modulator, which is yung radio frequency, ay didiretso sa tinatawag natin na RF amplifier. Ang purpose nito ay para ma-amplify ang radio frequency nang sa ganun ay mas malayo pa ang kanyang range of transmission. And then, the last part will be the transmitting antenna. Ngayon ay magtungo naman tayo sa ating FM transmitter circuit. So mag-umpisa tayo sa input. Kung napapansin nyo, bago siya pumasok sa crystal oscillator ay may tatlong component. Ito yung R4, L2, at D1. So ito yung magpo-form ng diode clipper or clipping circuit. Ang purpose nito ay para maiwasan ang signal na mag-exceed sa kanyang predetermined reference voltage level. At para maiwasan na rin ang distortion kapag sobra-sobra na yung na-input natin sa ating FM circuit. After nadaanan ng audio frequency yung clipping circuit, ay dadaan naman ito sa isang crystal oscillator. Ang crystal oscillator ay isang electronics component na nagpuproduce ng constant and precise sinusoidal wave. At ang output nito ay tinatawag natin na carrier signal. Ngayon ay magtungo naman tayo sa L1 at C1. Ang L1 at C1 ay tinatawag na LC tank oscillator. Ito ay composed ng capacitor na nakaparallel sa isang inductor or coil. Once na sinuplayan natin ito, mag-i-start siyang mag-oscillate at magpuproduce siya ng back and forth current flow. Since alam naman natin na nag-i-store ng electric charge ang capacitor at inductor, mag-o-oscillate ito. Pero, dahil sa resistance ng inductor, ay panandalian lamang ang kanyang oscillation at agad din itong babalik sa zero. Ngayon, in order to prevent that scenario, gagamit tayo ng transistor at ng isang positive feedback resistor.
at yun yung function ng R3. Once na mag-produce ng oscillation yung tank circuit, yung output nito ay magpi-feedback pabalik sa base ng ating transistor. And kung napapansin nyo, mayroon na tayong loop and it produce the cycle of oscillation. Kung titingnan nyo, yung feedback resistor which is R3 ay nakasiri sa R2, which form a voltage divider. Ang purpose naman nito ay para ma-minimize or mabawasan yung voltage na pumapasok sa base ng ating transistor. Yung C4 naman ay tinatawag na emitter bypass capacitor. Ang function nito ay para mapigilan ang degeneration or paghina ng signal sa isang transistor. Kapag ito ay maging shorted, ang output natin ay magpuproduce ng distorted sound. Magpuproduce ng distorted frequency yung output ng ating collector. Yung R1 naman ay tinatawag na emitter stabilizing resistor. Lahat ng current sa transistor ay dadaloy sa emitter. In this case, lahat ng current na dadaloy sa emitter ay dadaloy naman sa resistor na ito. Ngayon, kapag tataasan natin ang value ng resistor na ito, yung current na dadaloy sa transistor will automatically reduce or hihina. However, kung bababaan natin ang value nito, mas maraming current ang dadaloy sa transistor. And ang magiging resulta nito ay ang pagtaas ng output sa ating collector. So ang magiging scenario dito guys, kapag masyadong mataas yung output sa ating collector, maaari itong mag-produce ng distorted sound. So dapat timpladong-timplado lang at tama yung value na resistor na ilagay natin. Nangyayari ang modulation process habang papasok sa base ng ating transistor ang carrier signal na napuproduce ng crystal oscillator. Samantalang yung tank circuit naman together with the transistor ay nagsisilbing RF amplifier. Ang function pala ng capacitor sa pagitan ng antenna at tank circuit ay coupling capacitor. Ang function nito ay pinapadaloy nito ang AC signal, which is yung radio frequency or RF. Samantalang binablock nito na dumaloy papasok sa circuit yung DC signal na maaring ma-receive or matamaan ng ating transmitting antenna. Ngayon ay magtungo naman tayo sa ating power supply section. Gumamit tayo ng step-down transformer para mapababa ang voltage from 220 volts AC to 11 volts AC. Then, dumiretso ito sa isang bridge-type rectifier para ma-convert yung AC to DC. Tapos ay dumiretso ito sa filter capacitor. Gumamit din ako ng 7812 regulator para ma-regulate yung output ng ating power supply. Gumamit din ako ng choke at bleeder resistor para mapaganda palalo ang DC output. Mamaya, malalaman nyo kung bakit ganito ang ating power supply. Ito naman ang ating PCB layout. Pinagsama ko na yung power supply at yung FM transmitter circuit. So ano pang hinihintay nyo? Tara! At buuhin na natin ang ating FM transmitter circuit. Ang mga tools na gagamitin natin ay blade cutter, ruler, long nose plier, cutter plier, pencil, masking tape, mini drill and drill bit, 70% solution alcohol, ferric chloride, soldering iron, soldering lead, foam or damp cloth, at plastic container. Gumagamit din tayo ng isang transformer na mayroong rated voltage na 10 to 12 volts, 1 ampere. Gumagamit din tayo ng bridge type diode. Isang 4,700 microfarad capacitor. 7812 regulator. Dalawang pirasong 2200 microfarad capacitor. Inductor. So yung inductor na to is nakuha ko siya sa mga lumang SMPS. So dalawang pirasong 104 ceramic capacitor. 1 to 5 microhenry inductor. 10 kilo ohms resistor. One N 4727
in your diode. So pwede rin kayong gumamit ng 5.1 or 3.3 senior diode. 24 MHz crystal oscillator. 30K resistor. So wala akong nakuha ng 30K resistor, kaya ang available ko lang dito sa akin is dalawang 15K resistor. So isi-series ko na lang to para makakuha tayo ng 30 kilo ohms resistor. 3 pirasong 47 picofarad ceramic capacitor. 47 kilo ohms resistor. Gamit din tayo ng transistor na ang value is S9018. 100 kilo ohms resistor. 102 ceramic capacitor. 100 ohms resistor. Gamit din tayo ng isang PCB or printed circuit board. Ngayon ay kukuha tayo ng isang Phillips screwdriver at isang insulated copper wire solid gauge number 18. At iikutin natin ito hanggang makabuo tayo ng 5 turns. Una muna natin gagawin is ili-layout natin yung ating printed circuit board. So masyado siyang malaki kaya puputulan ko to. So ang ginagamit ko is cutter. And yung gagamitin natin is itong dulo niya. And ang gagamitin natin na pang ano is itong side na to. Ito. Ayan guys, so tapos na natin siyang putulin. Sunod naman is kukuha tayo ng masking tape at lalagyan natin to. So in terms naman sa patipiran ng pag-etch ng PCB, ito yung isa sa pinakamatipid na process. Kaya nga lang, matrabaho. Unlike dun sa mga gumagamit ng photopaper transfer method, medyo magastos. Ito kumbaga sa pagkain, budget me lang. So ngayon naman ay kukuha tayo ng ruler at ng lapis. So iguguhit na natin dito yung lines natin or traces natin sa PCB. Ayan guys, so tapos ko na siyang i-cut or i-trace ng ball pen. Ngayon is kukunin naman natin ang ating ruler at cutter. So ika-cut natin itong mga traces na to. Ayan, so ang purpose ng lapis ko kanina is gumawa muna ako ng box or square or grid. Ayan, so gumawa muna ako ng grid para hindi tayo mahirapan sa pag-layout ng ating traces. So kung mapansin nyo, nag-iba yung itsura niya dun sa original PCB layout. Kasi hindi naman ganun talaga yung original size niya sa kinopyaan ko. So ngayon is ikakat natin tong mga linyang to. Ikakat natin yan. Ayan guys, so mapapansin nyo, tapos na tayong mag-cut. And kung mapapansin nyo, tapos na tayong mag-cut and tinanggal ko na rin yung mga nandun na hindi natin kailangan, yung tape na hindi natin kailangan. So ngayon naman is kukuha tayo ng isang container, plastic container, and ilalagay natin to dito. Gagamit tayo ng perchloride bilang etching solution. So take note lang guys, kung magagamit kayo ng perchloride, iwasan yung mag-direct contact ito sa inyong mga kamay kasi harmful to guys, no? So
So ayan guys, bali natuno na natin siya ng perchloride. Ayan, so ngayon naman is para ma-prevent yung oxidation, gamit tayo ng 70% solution alcohol at lalagyan natin siya. Ano, pansin nyo, nasobrahan yung pagkababad ko guys, naiwan ko kasi, ayun, nasunog, natunaw na yung kalahati. Sayang. Ayan, so ito na yung ating printed circuit board layout. Nasobrahan ko, natunaw na yung side niya, naiwan ko kasi. Ayan, so sunod naman na gagawin natin is ikuha tayo ng lapis at mamarkahan natin yung PCB, kung saan ba tayo magbubutas. So ayan guys, tapos ko na siyang mamarkahan. Ngayon naman ay gagamit tayo ng drill bit at bubutasan na natin yung paglalagyan ng mga component. So mainam na gumamit din tayo ng ganito guys, kasi papatungan para hindi mabale yung dulo ng ating drill bit, para hindi ito mabale. Kasi kung nakapansin nyo, ayan, sensitive siya, madali siya maputol. So, tara, butasan na natin ito, kaibigan. Tapos ko na siyang butasan. So, ang next step natin is ilalagay na natin yung mga component dito sa ating printed circuit board. So ayan guys, nalagyan na natin yung ibang component maliban na lang sa crystal oscillator at saka sa transistor. So last ko na lang siyang ilalagay kasi na regulator. Samantala lang, pumapasok naman sa ating supply is 16. Ayan. 16 which is na-regulate sa 12 volts. Ayan. Ngayon, dito sa setup natin, ay gagamit tayo ng dalawang cellphone. Itong cellphone na to is magpo-provide ng audio papasok dito sa ating FM transmitter. So, gumamit ako ng lumang headset. And nakalagay is please insert the headset. So gagamit tayo ng headset. Abot natin siya dito guys. And nakabit na. So ang gagawin naman natin ngayon is mag-i-scan tayo. Search natin yung station natin. Ayan, searching. So nagsa-search na tayo ng station.
natin. So meron tayo and gamitin natin yung use speaker. Yung this, no? Kung napapakinggan nyo, yan yung ginagamit kong music kapag ako ay nagbablog. So, papansinin nyo guys, ipopost ko yung music natin. Ayan, wala tayong audio. So, play natin. So, try kong ilipat ng station. Last call for flight 86, now boarding at gate 88. So, yun yung ginagamit kong audio kapag ako ay nagbablog. Ito naman yung ating FM transmitter. Makikita nyo guys, no? Sobrang linaw nung nare-receive ng ating cellphone. And guys, no, bali nasa labas na tayo pero nare-receive pa rin niya yung frequency na napuproduce ng ating FM transmitter. So, labas tayo ng bahay. Ayan, so na-experience ko dito guys sa pag-assemble ko ng FM transmitter. Kapag pure DC, yung napuproduce ng ating power supply, ang ganda nung clarity nung reception natin sa ating FM transmitter. Oo guys, yun yung na-experience ko kasi isipin mo naman, tatlong beses kong ginawa. Ito yung battery operated, which is maganda naman, gumagana. Kaya nga lang hindi ako fan nung battery operated. Kaya lumipat ako dito and nagamit kong supply is yung SMPS. So gumana naman siya. Kaya lang, inisip ko, pag-isahin na lang yung filter capacitor at saka yung bridge type diode sa isang PCB, which is ito na yung nangyari. At saka regulated siya ng regulator na 7812 pala, sorry. Regulated siya ng regulator na 7812. And ito yung ating filter capacitor. Ayan. Baka magtanong kayo guys, bakit meron pang isang malaki dito ito? Bakit meron pang isang malaking capacitor? So, based sa experience ko guys, pag pure na DC or maganda yung pagka-filter mo sa power supply, malinaw din yung nare-receive ng radio mo. Ayan. So, ito yung ating circuit. Eh, napakasimple lang yan guys. Oh. So, ito gumagana yan. Working yan. Lahat naman to working yung tatlo. Ito yung pinapagana na ang 9 volts na battery. Ito naman yung SMPS, hindi ako nakontento. Kaya ginawa ko ito. So ito na yung version 3 natin. So nagandahan ako dito sa performance nito. Ayan. So mapansin nyo guys, gumamit dito na ako ng sa diagram merong diode. So magandang gamiting diode is Zener diode. Zener diode na ang value is 3.3. or 5.1. Yan, mga ganda yung napuproduce niya na output. Yan guys. So, ito naman is baka akalain nyo, isa siyang resistor. Baka magsabi kayo resistor to guys. So, isa siyang inductor. At ang value niya is, ang suitable na value dito guys is 1 microhenry
hanggang 5 microhenry. Yan, maganda yung output niya na napuproduce. Samantalang ito naman yung ating LC tank. Ito yung ating LC tank, guys. No? Ito. At ito na yung output ng ating antena. Yan, ito na yung ating antena. Ayan, guys. So, ganun lang siya kasimple. So, baka may mga magtanong dyan sa inyo, guys, na, Sir, bakit 24 MHz yung value ng crystal oscillator, pero bakit 96 MHz yung receiving frequency na nasasagap natin sa radio? Ito ay dahil sa ang crystal oscillator na 24 MHz ay mayroong 4th harmonic frequency. So, 4th harmonic frequency multiplied by the value ng crystal oscillator, ito ay magiging 96 MHz. So, not sure, guys, kung yun ba yung kasagutan dyan kasi itong opinion na ito ay based dun sa kay Colin Mitchell na ang author ng libro na Talking Electronics. So, kung meron kayong karagdagan, pwede kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below regarding dito, guys. So, bago matapos ng video na to, bigyang daan ko na rin yung mga kasamahan nating technician na nagbablog. Pwede nyo bisitain ang kanilang channel and marami kayong matututunan sa kanila. Samot-saring technique, tips and tricks at marami pang iba. Pwede rin kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. And huwag nyo rin kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Muli, ako si Andre Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.